Alam mo, mga kabrida, silang mga babae, sila yung mga puwipili ng mga diwa nilang mga lalaki, mga pugi, mga macho, kung ano-ano. Tapos pag iniwan sila at nilugo sila dahil sa hilig nila sa gwapo at macho, ang sasabihin nila, lahat ng mga lalaki, mga manluloko, agoy mga kabrid, pati kaming mga pangit na matino, nadadamay, hay! Good morning mga kabrid, maagang morning po sa inyong lahat. Unang-una po sa lahat, binabati ko ang ating mga subscriber, mga bago nating subscriber, mga nanonood po sa ating video na ito po. Binabati po kayo, po kayo dyan mga sir, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Special shoutout po pala sa ating bagong mga subscriber, kay Sir Kabayan PH Vlog. Yan sir, pasupport naman po ng ating vlog yan na Kabayan PH Vlog po. Maraming salamat sa iyo sir. Sana po ay maraming katulad mo na sumusuporta din sa gaya namin, nagsusubscribe para matulungan kami ang ating munting channel. Tulungan lang tayo mga Pilipino mga kabrida. Maraming salamat ulit sa iyo sir Kabayan PH. Nice mga kabrid. So unang-una sa lahat, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabrid. Sana po ay lagi natin iingatan ang ating mga sarili, kalusugan, hanap buhay, ating pamilya mga kabrid. At lagi natin na igagabay lahat yan sa pangalan ng ating tagapagligtas mga kabrid. Ang ating nasa taas mga kabrid, maraming salamat po sa inyo mga kabrid. Ito ang topic po natin ngayon mga kabrid is pagpapaligo ng ating manok. So bali may video na tayo dito nung nakaraan, nung mga vlog natin dyan nakaraan. Ito ulit gagawin ulit natin ang pagpapaligo mga kabrid. Ginagawa po ito para sa akin po, sa aking pamamaraan, isa umaga, yung tipong preskong-presko ang katawan nila, yung tipong lamig-lamig, nalalamigan po sira, tapos papasok sa kanila yung sinag ng araw mga kabrid, yung umaga ba. So doon talaga marirefresh ang katawan ng ating mga broadcast, so mga broadcast kabrid. So ang ginagawa po natin is gamit natin is dalawang tubig, isa sa pang sabon nila, isa sa pang banlaw nila, at meron po tayong towel mga kabrid. So ayan po, makikita nyo po kung paano natin sila pinapaliguan na sa ating pamamaraan po kabrid. Hindi naman tayo yung eksperto sa ganito mga kabrid, kaya sinasabi natin may sarili tayong pamamaraan sa pagpapaligo ng ating mga alagang manok. So ayan, ayan ang paraan ko po. Pag naglublog po ako sa baldi po na may sabon po, may ginagamit tayong para shampoo talaga sa manok mga kabrid, is ibababad muna natin sila ng mga isang minuto kabrid. Tapos lahat ng balahibo nila doon, talagang i-rinse natin yan na malapatan ng ating gamot na shampoo nila, which is menthol siya. Tapos ang bango niya is mabango siyang para siyang Vicks ba? So, kung may nakakaamoy ng Vicks dyan, no? Parang ganun siya kamintol. So, ganun siya kamintol sa katawan ng manok. So, nire-rinse po natin lahat ng balahibo niyan habang nakababad po. Sunod po pagka-rinse niyan is yung buntot nila, yung mga paa nila, tuhod, paa, tapos yung ang ginagawa ko yung importante, yung mga singit-singit na yung apakan nila, yung parang laman doon sa yung nagkakatibak po, nililinis ko po yon, tsaka yung mga kuko po ninunos-nos ko po yan sa ilalim. So mga kabrida, para po nalilinis po talaga sila sa yung kanilang singit-singit po sa paa. So ang ginagawa po natin sa manok natin na hindi naman siya talagang schedule na
na halimbawa once a week gano'n, na hindi po tayo gano'ng klase po na talagang full schedule tayo, eh ang ginagawa po natin is humihipo naman po tayo ng manok, naaamoy naman po natin yan kahit papano, kinakarga natin lagi ang manok, hinihipo natin siya. So doon pa lang maaalaman mo na kung kailangan na ng manok ng paligo, kasi may mga manok kasi depende kasi sa ano, sa klase ng iyong alaga po. Kung ang alaga nyo ay laging nasa labas, laging nabibilad po, mas prone po sila na sa mga insekto po sa katawan nila, mga kuto, mas prone sila sa ganon. So ang depende nga po sa ano, sitwasyon ng ano, tsaka ang pinakamaganda po yung monitoring mo sarili mo po na sa hipo mo ba, sa amoy mo, aamoyin mo po yan kahit pa paano. Pag hawak mo niyan, maaamoy mo naman yung kamay mo, doon mo palang masasabi na ang manok mo ay nangangailangan na ng hygiene nila, which is paligo. So alam nyo naman mga kabred, tayo is wala naman tayong kaalam-alam sa mga pag-aalaga ng manok. Ang ano natin, bago natin na ginagawa ang bagay, ni pinapanood muna natin yan sila sa YouTube, o kaya may experience na rin tayo dati, kaya din ang hindi gaya ng kalapati na iwanan mo lang, lagyan mo ng tubig, susan na silang maliligo. Yan pong manok natin is kailangan mo talaga silang paliguan, mga kabred. So dito natin na pinapakita sa ating mga viewers ang kahit sarili niyong paraan, kasi paiba-iba po talaga ang diskarte, pamamaraan para sa akin ha, kasi iba-iba ang sitwasyon ng ating manok, iba-iba ang sitwasyon ng ating manok, iba-iba ang status nila, ang kalagayan nila, mga kabred. So ang sinasabi ko po sa inyo is mas maganda po na mahilig kayong maghipo ng manok, mga kabred. Doon yung ma-identify talaga, kabred, kung ang manok nyo ay kailangan na ng hygiene. Hindi ko naman po sinasabi na papaliguan mo lang siya pag mabaho na, hindi po. Depende po sa panahon, sa kalagayan nila, sa area nila, doon po mo maano ang manok. So kung hilig mo naman talaga is magpaligo na magpaligo ng manok, nasa sayo naman po yan. Sa akin naman po isa, nilalahat ko po yan sila. Yung isahan lang sa mga broodka ko ang paligo, para po isahan lang talaga yung ano natin sa mga shampoo natin ba, makakatipid tayo sa ganon. Ang ginagawa ko naman po, tinatry ko silang paliguan, doon ko makikita kung naglulugon talaga sila makikita ko, mapapansin ko isa may nalalaglag na, tapos ang ano nila, dry na ang kanilang balahibo bago ko sila paliguan. Doon pa lang ay mapapansin na natin na kailangan malapit-lapit na silang mag lugon, molting na sinasabi po. So gaya nyan mga kabilid, makikita nyo kung paano natin na minamasahe ang likod, ang mga balahibo nila, para lahat po ng gamot ng ating shampoo is lumapat sa kanilang balahibo. Hindi man natin makita yan kasi mga insekto po ang nakatira dyan sa ating mga manok. Tao nga po, nagkakuto na araw-araw naliligo, yan pa kayang mga manok natin. So mga kabreed, mas maigi po nga nire-rinse natin ang mga balahibo nila, tapos sa yung buntot, yung mga party, mga kabrid na hindi nila kayang abutin ng kanilang tuka, kasi may marunong din sila maglinis ng katawan nila . Inaano din nila yan, mga pakpak nila, mga ilalim ng dibdib nila, inaabot nila yan. Yung hindi maabot, doon yung nakatira na mga kadalasan ng mga insekto, kasi hindi sila maabot . So yun ang tinatarget ko, mga kabrid, na laging nililinisan yung palong natin, yung mga tinga, yan ang mga binabasa natin lagi at nililinis, kinukuskus natin yan lalo kasi mayroon ding sakit sa palong. Yung palong natin kasi isa street ko, picom, tirahan ng ano yan, kung parang amag-amag ba. So nililinis lagi natin yan. So ang manok naman natin talaga isa, ang ano niyan is maiiksi po ang balahibo ng ating manok. Kaya kung sa pormahan ay wala talaga tayo, wala tayong panama kasi maiiksi yung ano nila . Pero ang katawan naman nila ay sulit po mga kabred, kasi ano nga, ginamit mo nga sa pang broodjack ng kabred, kasi may height na, may katawan pa po. So after natin na mapaligo sila ng maayos, antimano, meron tayong parang tawil nila, kasi antimano naman yan, kailangan mong lagyan ng palampatan na tawil, kasi kung hindi mo naman baka lamigin naman masyado ang ating manok. So habang inaano natin ang tawil, isa
tinitingnan natin ang reaction nila sa ginagawa natin sa kanila. So ang problema ko mga kabrid is hindi ko nabidyohan lahat kasi napuno na pala yung ating memory card mga kabrid. Ang cellphone kasi natin is lukbo na. Bulok na ba yun? Kung sinauna pa, isang video lang ang kailangan. Hindi ko napansin na puno na pala, naputol. Paligo ako ng paligo ng manok. Wala na palang nagbibidyo algo eh. So inulit ko na lang. Ayan no. Wala na, hindi mo na pa rin i-rewind yung ginagawa mo. Google! Barinig kita sa mukha eh! So kaya ayan, naputol na lang biglang sa panghuli na natin nagawa. So ayan mga kabrida, binidyohan natin sila habang napatapos ng paliguan. Ayan sila oh. Papasikat na ang araw, yan ang magandang salubungon nila. Para sa akin na ganyan, talagang maano sila sa ano, umagang-umaga natin agahan ng ano kasi para yung katawan nila is talagang ma-refresh ba? Ma-refresh ang katawan ng ating manok. So ayan, halos makita mo naman, halos hindi sila halos gumagalaw at nakakaano sila ng preskong, grabing presko sa katawan. So hopefully after dito, mag-multivitamins tayo na kahit papano is yung pampainit sa kanila, pampapula ng mukha. Iwas muna tayo sa bilamin na yan. So hanggang dito na lang mga kabrid ang ating munting vlog. Maraming salamat sa patuloy na nanonood. Sa mga bagong subscriber, sana po ingatan nyo ang inyong mga sarili, kalusugan, trabaho at pamilya po. Thank you po.